Nakita ko ng lalaking to. Pero bakit may larawan si Nanay Lili ng lalaking ito? Sa iyo, pinamaanan ni Mamili ang kanyang bahay. Pati na yung pagawaan ng santo sa ibaba. Sa akin, no? Mayaman na tayo! Pakakasal na tayo. Mahal na mahal ko si Junie. Baka ako sa'yo, hindi ako mawawala. Diary yata ito ni Nanay Lili. Alam ko talaga, katapusan ko na. Pero noon ko rin siya nakita. Isang saglit ko lang siya nakita. Pero hindi na nagkaroon ng puwang ang ibang lalaki sa aking puso. Sharina! Nakita ni Alden Richards sa Baguio yung nanay mo! Gusto kong makita si nanay. Gusto kong marinig ang paliwanag niya sa atin kung bakit ka tayo iniwan. Dahan-dahan naman, baka na-aksidente tayo!
ko lang yun dahil niligtas mo ang buhay ko. Pare, buhay! Buhay siya! Nasa yun niya? Yung kasama mo? Nakalik ka sa kasama mo! Best friend, buti naman nagkamalay ka na. Akala ko lang nangyayari sa'yo eh. Sandali, Desa. Ano ba nangyayari sa atin? Eh, hindi mo naaalala? Na-aksidente yung bus na sinasakyan natin. Ang daming namatay. Akala ko nga iiwan mo na ako eh. Aking nagligtas sa'yo. Desa? Gusto ko makita yung nalang. Nagligtas sa'yo. Ako muna. Hindi. Sharina. Desa. Hindi ka pa malakas, Sharina. Malaking kasalanan sa atin ang pagkabigong sunduin ng napapanahon na.
Oh. Andito na yung lalaki nagligtas sa'yo. Sige. Ano po kayo? Sorry po kayo. Sharina? Ito si Joel. Tapos, ito naman yung kaibigan niya, si Paul. Hindi sila yung nagligtas sa'kin. Miss, siya yung nagligtas sa'yo. Naroon ako. Nakita ko yung mga pangyayari. Pero yung nagligtas po sa'kin, guwapo, tapos mahaba po yung buhok. Pare, buod sa walang utang na loob, pangit patapos ang dila niyo ba yung nagligtas sa'yo? Hindi, kuya, ano, pasensyo na kayo. Kuya! Sharina, bakit mo naman ginanon yung mga nagligtas sa'yo? Pero Desa, hindi siya ang nagligtas sa'kin. Pasensyahan niyo na po yung kaibigan ko, ha. Eh, siguro apekto lang yun ang pagkakabagok ng ulo niya. Wala sa akin yun, ma'am. Sige. Saka tayo lang. Pacheka mo sa ikatis sa kaibigan mo. Baka nalog ng gusto ang utang. Tara. Hello, Monica? Oo, totoo kasama ko dun sa bus na nahulog. Pero, di, wag ka na umiyak. Okay na kami, ha? Bababa na rin kami paglabas nila ospital. Sige. Bakit hindi mo siya nagdoon? Naawa ako sa kanya. Gusto niya makita ang kanya. Bakit ka naawa? Ang mga katulad natin, ay walang katayaan. Hindi nilagay ng malikta ang damdamin na yan sa ating puso. Makakasagabal yan sa tungkulin natin bilang tagasundo sa mga nakatakotang gumamit. Hinihingi ako ng pamanhin. Sa pagkakamali pa, Arlan, bibigyan ka ng kaparusahan. Monica? Ate. Ate, akala ko hindi na kita may kita ulit. Hindi pa niloob ng Diyos na magkahiwalay tayong dalawa. Di pa natuluyan. Kamaingay. Marinig tayo, baka palayasin tayo dito. Yung nanay niyo, nakita mo ba, ate Sharina? Pasok na muna ako sa'yo. Sharina. Lucy talaga yung bibig mo. Parang nagtatanong lang eh. Nung nakalabas kasi kami ng ospital, dumiretso agad kami dun sa subdivision na sinasabi ni Aling Biling. Isa-isa namin yung mga bahay dun. Nakita naman namin yung babaeng sinasabi niya, pero kamukalan pala ng nanay niyo, Monica. Ako? Eh, ate ko lang naman itong makulit kasi. Ako naman, matagal ko yung tanggap na hindi ko na may kita yung babae na yun. Thank you.
lalaking nakita ko. Siya yung lalaking nagligtas sa akin. Eh, ate, di ba si Desa na nga mismo nagsabi sa'yo, hindi ito yung lalaking yun. Pero Monica, siya yung lalaking yun. Sabi mo na ba sa ate mo yung tungkol sa plan natin pagpapakasal? Oo. Ang sabi niya, mga bata pa raw tayo. Pero sabi ko, gusto ko na magkaroon ng pamilya. Ay, nako. Maniwala kayo sa akin na babaliw na yun si Sharina. Talaga? Janela, baka sinasabi mo na babaliw ni ate ko? Eh, totoo naman eh. Di ba palagi niyang kinakausap yung portrait ng lalaking pinamana sa kanya ni Teacher Lily? Tapos sabihin pa nang niligtas siya ng lalaki. Eh, paano naman siya ililigtas nun? Malamang patay na yun. Baka naman, multo na ang nagligtas sa kanya. Huwag niyo akong pagtawanan ng ate ko. Monica, huwag mo silang patulan. Janela, huwag mo na may chismis ang pinsan mo. Halika na. Sino ka ba talaga? Sana magpakilala ka sa akin. Sana magpakita ka ulit. Hindi ka mawala sa isip ko. Ate, anong ginagawa mo? Ate! Monica? Kaya ka nasabihan na nababaliw ka ni. Pati larawan, kinakausap mo. Pero Monica, hindi siya mawala sa isip ko. Gusto mo siya makalimutan? Simple lang. Monica, anong gagawin mo dyan? Susunugin ko to para matigil niya ang kabaliwan mo. Monica! Monica! Monica, wag! Monica! Monica, akin na yan! Huwag mo sunugin niya! Tigil lang, Monica! Nababaliw ka na eh! Monica! Ate! Hindi sabi totoo yung lalaki yan! Tumigil ka na! Monica, totoo siya! Nakita ko siya dalawang beses, niligtas niya yung buhay ko! Mahal ko siya! Tumigil ka na, sabi! Monica, mahal mo ka naman sa akin! Elsa! Ano ginagawa niyo? Baka ba naman, Monica? Ito na nga lang yung kaligayahan ng ate mo. Aalisin mo pa? Tita Elsa. Ate! O, Sharina. Elsa. Ano? Naligtas niyo pa yung portrait tapos binigay niyo kay Sharina? Eh, di alam mo babaliw yun. Kaya ako nga ginawa eh. Pag nabaliw na yung Sharina yan, si Monica na lang problema natin. Mapapasa atin ang bahay na ito. Genius mo. Dadalawang isip ka sa kasal natin? Bakit? Si ate kasi, napapansin ko kung ano na yung ginagawa niya. Sinasabi niya, parang... Bakit hindi natin ipadoktor? Sinabi ko na yan eh. Pero wala. Sabi niya, hindi naman daw siya nababaliw. Wala namang mga baliw na umaaming baliw sila eh. Eh, Junie, kasi... Tatakot kasi ako eh. Eh, alam mo naman na kami na lang ni ate yung magkasama, di ba? So, ayoko naman na may mangyari sa kanyang masama. Tahan eh. Tahan na. Ipapagamot natin ang ate mo. Huwag mong intindihin yung kasal natin. Makapaghintay naman yun eh. Unahin muna natin ang ate mo. Salamat ha. Basta,
Ako lang pakakasalan mo, ha? Hindi tama to. Hanggat suot ko to, hanggat nakalagay ito sa daliri ko, pinapahaw ko sa'yo na sa'yo lang ang puso ko. Ha? Salamat, ha? Relax naman. May nakatakdasang sunduin. Ate, o bakit? Bisita ka? Sige, baba na lang ako. Sharina! Okay ka lang? Sorry ngayon lang nakapunta. Kahapon ko lang kasi nabalitaan yung aksidente mo. Salamat. Pero buti man okay ka lang. Hello? Hello? Junik, nasan ka? Dito sa trabaho. Ikaw? Dito lang sa bahay. Eh, Junik, tumawag ako kasi gusto ko sanang pag-usapan yung nasabi ko sa'yo kanina tungkol sa kasal natin. Naiintindihan ko naman kung bakit ka umuurong eh. Hindi naman ako umuurong. Kaya nga ako tumawag eh, sasabihin ko sana, ituloy na lang natin yung kasal. Pero paano ang ate mo? Eh, naisip ko kasi na kapag kakinasal tayo, dito na lang tayo tumira sa bahay. Nang sa ganun, mapalis na rin dito sila, Tita Elsa. Kasi, di ba, kung di nila kayang magsama sa isang kwarto, eh, di umalis na lang sila. Uy, bakit di ka makasagot? Parang ang pangit naman ng dahilan kung bakit pumayag ka na magpakasal sa akin. Para lang mapaalis ang Tita Elsa mo? Hindi naman sa ganun. Siyempre, dahil mahal din kita. Sigurado ka ba? Opo, siguradong-sigurado. Sabihin mo nga. Junik, mahal kita. Okay ko naman. Junik? Hello? Junik? Hello? Ate Sharina, si Junik. Bakit ano nangyari kay Junik? Hindi ko alam, ate. Magkausap kami sa telepono. Pagdas nagkaroon ng putukan, hindi na siya sumasagot. Bigay mo. Sige, Benji. Nagpaiwan siya. Ano? Papakabayani. Nakakaligtas yung kuya mo. May sapusa yata yun. At dahil sa hindi mo pagtupad ng yung tupo,
ikaw ay papatawan ng parusa. Hindi, hindi! Ayoko! Ang parusang ipapataw sa'yo, magiging mortal ka. Hindi ka na immortal, Arlan.